Migs Malino nagsalita na pagkatapos ng ilang araw na pananahimik. Hello mga ka-Barbies, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong videos. September 18 nagpost na sa unang pagkakataon si Migs Malino sa kanyang YouTube channel at doon kinukwento niya ang mga nangyayari bago pa mawala si Mahal. At bakas sa mukha at katawan ni Migs ang pananamlay at lungkot na nadarama. Ayon kay Migs, hindi siya nakadalaw sa burol ni Mahal dahil naka-quarantine siya ng 14 days kaya labis ang kanyang kalungkutan dahil hindi man lang niya ito nadalaw bago ito ilibing. Naikwento din niya na nag-uumpisa ang pananamlay ni Mahal mula nung namatay ang papa ni Mahal. Doon daw nag-umpisa ito, siguro hindi matanggap pa ni Mahal ang pagkawala ng kanyang ama lalo na at nandun daw sa bahay ang abo ng papa ni Mahal. Tumatawa naman daw si Mahal pagkasama sila pero ramdam daw nila ang kalungkutan ni Mahal dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Ayon kay Migs, nag-umpisa ang ubo ni Mahal noong August 25. Sabi niya normal naman daw sa atin na magkaroon ng ubo kaya pinainom niya si Mahal ng Lagandi syrup at nakatulog naman daw ng maayos si Mahal pero pagdating ng Friday doon na nagkaroon ng sinat si Mahal kaya agad naman itong pinainom ni Migs ng Biogesic pagkakain 3 times a day. At nakatulog naman daw si Mahal ng maayos ng araw na iyon at kinabukasan chinek niya kung mainit pa ba si Mahal at tinanong niya si Mahal, sabi daw ni Mahal okay na daw siya. Saturday and Sunday okay na daw si Mahal at dun lang lagi nakaupo sa sala at naglalaro ng games dahil hilig daw ni Mahal ang maglaro ng games sa cellphone niya. Pagdating daw ng Linggo ng gabi, nagkaroon daw ng trangkaso si Mahal kaya tinatanong daw niya ito kung may panlasa ba siya at pangamoy pero sabi ni Mahal na meron naman daw kaya ang ginawa ni Migs, pinapakain niya ito ng pagkain na di alam ni Mahal at pinapahulaan kung ano ito pero nahuhulaan naman daw ni Mahal kaya iniisip daw ni Migs na hindi yun COVID kasi wala siyang ibang symptoms bukod sa trangkaso at lagnat. At pagdating daw ng Monday, dumating daw ang manager ni Mahal dahil nagpabili daw ng gamot si Mahal. Nakwento din ni Migs na di daw talaga naglalabas ng plema si Mahal kahit sabihing ilabas daw ito pero di daw kaya ni Mahal kasi hindi daw ito marunong maglabas ng plema kaya pinainom nila ito ng gamot na pampalabas ng plema sa pamamagitan ng pagdumi. Dahil doon nakadumi naman daw si Mahal ng may kasamang plema pero hindi daw ito enough para mailabas ang lahat ng plema na nasa baga niya. From time to time daw lagi nilang chini-check ang kalagayan ni Mahal pero okay naman daw ito maliban lang sa lagnat ni Mahal kaya noong kinagabihan pinaalam na daw nila sa tita ni Mahal yung kalagayan nito kasi need nilang ipaalam sa tita nito ang kalagayan niya dahil need nila ang consent ng tita ni Mahal bago sila gumawa ng mga hakbang. Nakatulog naman daw ng maayos si Mahal magdamag at kinabukasan naghanda na daw sila ng oxygen in case daw pagkailangan ni Mahal ay may magagamit na sila agad. Tuesday morning daw pagkagising daw ni Mahal ay pinakain nila ito at pinainom ng gamot at tinanong kung ano na ang nararamdaman nito at sa mga oras na yun wala na daw sinat si Mahal pero nagkakaroon daw ito ng malamig na pawis kaya tinanong daw nila ito kung kamusta at ang sagot naman daw ni Mahal ay okay naman daw po siya at naimik naman daw si Mahal pero matamlay pa din daw si Mahal sa mga oras na yun at nung naghahabol na ng hininga si Mahal ikinabot na nila ang oxygen at naging okay na daw ang paghinga ni Mahal at nagpabili daw ulit ng oxygen ang manager ni Mahal in case daw pag nahihirapan ulit huminga si Mahal. Sakto daw pagkaalis ng manager ni Mahal ay nahihirapan na naman daw huminga si Mahal kaya tinawagan daw ito ni Migs at pagkabalik daw nito may dala-dala ng oxygen at pagkalagay daw nila ng oxygen ay dinala na nila ito agad sa pinakamalapit na hospital kasi malalayo daw ang mga hospital sa kanila para lang daw mabigyan ng pangunang lunas si Mahal at saka na daw nila ito ilipat sa private hospital. Pagdating daw nila sa hospital, sinabihan daw ni Migs ang doktor na pagalingin si Mahal kasi hirap na naman daw huminga si Mahal. Naiwan daw mag-isa yung manager ni Mahal sa hospital kasi kailangan ni Migs umalis para bumili ng mga gamot at pagbalik ni Migs sa hospital naging okay naman kunti ang kalagayan ni Mahal at ilang oras daw ang nakalipas nagsabi daw ang doktor na
50-50 ang kalagayan ni Mahal, that time daw lutang daw si Migs at hindi niya masyado iniintindi ang sinasabi ng doktor kasi ang pinagdarasal niya na sana makasurvive si Mahal at gumaling yun lang daw nasa isip niya kaya ang kinausap daw ng doktor ay ang manager ni Mahal at ilang oras lang daw ang nakalipas din ni Claire na nang wala na si Mahal. Bago matapos ang video ni Migs, nag-iwan ito ng message kay Mahal habang umiiyak ito at nagpapasalamat si Migs kay Mahal sa kasiyahang binigay nito sa kanya noong nabubuhay pa ito. Kung gusto nyong mapanood ang buong video ni Migs Malino, bisitahin lang kanyang YouTube channel. Maraming salamat!